Tampok ngayon sa Encantadia Special ng Art Angel. Paano gumawa ng paklong costume? Encantadia Armor. Paano gumawa ng kwintas na may apat na brilyante? Alamin ko ano ang kayang i-drawing ni Pintado mula sa letter G. At ano kaya ang challenge ng Arta Minute? Kamusta kayo? Samahan niyo kami ngayong umaga sa aming mga art adventures sa mundo ng Encantadia. Wow! Kuya Tony Pet! Bagay na bagay sa iyong costume mo, ah! Talaga? Kamukha ko na ba si Ibaro? Ang mandirigma. Hindi masyado, Kuya Tony Pet, eh. Ganun? Ang ibig ko kasi sabihin, mas makisig ka pa sa lahat ng mga mandirigma doon sa mundo ng Encantadia. Sabi ko nga, eh. Ay, naku, Kuya Tony Pet. Mabuti pa, umpisa na natin ang ating unang arts project. Ano bang unang art project natin? Gagawa tayo ng paklong costume. Paklong? Paklong? Yan ba yung nilalang na taga-Adamia? Yung dambuhalang aso? Galing mo, Kuya Tony Pet. Yun nga yun. Excited na ako. Anong kailangan natin dyan? Simple lang. Kailangan natin ng papel de hapon, kartolina, tape, gunting, at stapler. Umpisa na natin. Game! Ang una natin gagawin, gumupit ng anim na parihabang strips mula sa ating kartolina. Ngunit bago ang lahat, Ate Pia! Teka muna! Mag-ingat sa paggamit ng gunting. Anim na yan. Para buuin ang headdress ng paklong. Ipalibot ito sa ating ulo at idikit. Gamit ang stapler. Or tape, pwede rin. Tapos, pagdikit-dikitin ng magka-X-X ang ating mga strips at idikit ito sa ating frame para makabuo ng dome. Hugis dome. Bukatin natin. May sombrero ah. Siyempre. Dahil ito isasakurb natin sa ating ulo. Tapos yung dulo, yung sobra, gugupitin lang. Ayan. Ayan. Stapler din ang natitirang strip sa ilalim ng kartolina o ng hugis dome para maging pabaligtad na letter U. At magkakaroon tayo ng mukhang binaligtad na basket para sa headdress ng ating paklong costume. Okay? Okay. Lagyan natin ng konting palugit para hindi masikip kapag sinuot natin. Gumupit tayo ngayon ng mahahabang fringes mula sa ating papel de hapon. Ito yung magiging buhok sa ulo ni paklong at mga balahibo naman para sa kanyang paa. Ito yun. Okay, ito yung mahabang fringes para sa buhok. Ito naman yung maiksing fringes na gagamitin natin sa paa. Tama, next step. Nakikita nyo to? Oh! Yung ating headdress frame? Headdress! Okay. Sisimulan na natin ang pagdidikit ng mahabang fringes sa headdress frame. Gamit ang tape, ididikit natin ito mula sa ibaba, pataas, para magkaroon ng overlapping effect. Para magkaroon ng makapal na buhok. Okay? Okay. Okay. Kuya Tony Pet, nilagyan na natin ito ng balbas at bangs. Bangs! O, di ba? Ayan, o di tapos na ang ating headdress. Pero kailangan pa natin gumawa ng mga paa ni Paklong. Kailangan lang natin magrolyo ng apat na piraso ng kartolina, magdudugtungin ng tigda dalawang piraso, at tatakpan ito ng mga fringes ng papel de hapon tulad ng ginawa natin sa headdress. Ayan, dapat mahaba. Kasi di ba, Kuya Tony Pet, mahaba yung paa ni Paklong? Yep. Matibay. Ang susunod na step, ididikit na natin ang maiksing mga fringes sa ating paa. Yung ginawa natin kanina,
Ito, ididikit natin mula sa ibaba, paitaas ulit. Tapos, para magkaroon ng overlapping effect yun. Siyempre, kinumpleto namin ni Kuya Tony Pet yung paklang costume. Kaya kumuha kami ng lumang overalls. Tapos, nilagyan namin ng mga fringes na papel de hapon para maging katawan ni Paklong. Kung gusto nyo, pwede kayong gumamit ng mga lumang t-shirt para dito. Kuya Tony Pet, pakita natin sa kanila. Oh, di ba kamukha na ni Kuya Tony Pet si Paklong? Tama. Ako na ngayon si Tony Paklong. Madali lang gawin, di ba? Subukan nyo rin kumawa. Makakasama natin ngayon para sa ating sari-saring obra ay ang isang espesyal na panauhin. Walang iba kundi ang diwata ng lupa mula sa Encantadia na si Danaya o walang iba kundi si Ate Diana Zubiri. Ate Pia, wala bang nakasunod? Nakasunod? Saan? Wala bang nakasunod sa aking mga hator? Wala naman ako nakita. Mabuti na lang at di nila ako nasundan. Siya nga pala, Ate Pia. Salamat sa pag-imbita mo sa akin dito sa inyong kaharian. Hindi siya kaharian. Art Angel Tambayan lang tawag namin dito. Ah, ganun ba? Oo. Parang ganun na rin yun. Ikaw talaga, Diana. Gagawa kami ngayon ni Ate Diana ng isang Encantadia armor para sa mandirigma. Tama, at pwede nyo rin itong gamitin costume habang naglalaro kayo. Siyempre, imagine nyo na nasa kaharian kayo ng Encantadia. Ay, mukhang okay yun na. Pero Ate Diana, ano ba mga kailangan natin? Kailangan natin ng mga lumang dyaryo, chipboard, gunting, cutter, glue, masking tape, karton ng itlog, puncher, pintura at brush, yarn, at barbecue stick. Okay, simulan na natin! Ang unang step natin ay kuha tayo ng dyaryo. Gagawin natin, lulukot-lukotin natin siya hanggang maka-form tayo ng hugis pandesal. Ayan. Mga bata, siguraduhin nyo, lumang dyaryo yung nilulukot nyo ha. Baka mamaya dyan, babasahin pa pala ni nanay o kaya ni tatay. Tapos, pagdikit-dikitin ang mga hugis pandesal at ilatag ito sa chipboard para maging formang armor. At ititape natin ito, Ate Pia. Oo. Ngayon, gugupitin natin ang ating chipboard para maging formang U at ito ang magiging hugis ng ating armor. Yan. Kailangan may, ano siya, may konting allowance. Oo. Ganito ang magiging itsura niya kapag nagupit na natin siya sa formang U. At pagkatapos, yung mga natitang dyaryo natin, pwede natin siyang pilas-pilasin at iguglu natin sa pagitan ng bawat pandesal para matakpan yung mga pagitan niya. Pwede kayong gumamit ng brush sa pagpahid ng glue at para medyo mas matipid ng konti, haluan natin ng tubig yung ating glue. Yes, sana natin. So, ganito ang magiging itsura kapag natakpan na natin ng mga pinilas-pilas na papel. Mm-mm. At kailangan patuyuin muna natin siya. At habang pinapatuyo natin yan, tamang-tama kunin natin ang ating karton ng itlog at hahatiin natin ito sa gitna para magkaroon tayo ng armor para sa ating balikat. Yes. Ayan. At pagkatas natin gupitin, Ate Pia, kukulayan natin siya ng kulay na gusto natin. Okay. Kulayin natin siya ng blue and green. At
mas maganda, lagyan muna natin ng puting pintura bago natin ilagay yung kulay na gusto natin. Kailangan bawasan natin para mas magmukhang armor siya kagaya nitong suot ko. Tama. Magpatulong tayo kay nanay o kay tatay. Dahil baka masugatan ng mga bata. Ayan. At ngayon, pipinturahan na natin siya ng puti. Pinturahan naman natin yung armor ng katawan. Oo, habang pinapatuyo natin po ito, kailangan pinturahan na natin ito. Nang kulay puti rin, siyempre. Ayan. Tuyo na. Papatuyuin ulit natin siya. Sige, so itatabi muna natin. Tapos, kunin natin yung dalawang karton na tinabi natin kanina dahil tuyo na ang mga ito. Mm-hmm. At pipinturahan na natin siya ng... Green. Green. Pagka-berde nito, di ba? Berdeng-berde. Oo, pati yung loob, pininturahan natin. Mm-hmm. O ngayon, Ate Diana, tabi muna natin to. Kailangan patuyuin din ulit sila. Patuyuin ng mabuti. At, eto na. Pipinturahan naman natin siya. Ayan. Ang ating mga pandesal. Oo nga. Pinturahan po natin siya ng blue para magkaiba naman yung kulay nila. Ang kulay ni Amihan. Yes, ang galing. Kapag napatuyo na natin yung asul na pintura, lagyan naman natin to ng konting berde. Haluan lang natin. Okay, ayan. At nako, eto, Diana, ito na ang ating huling step. Gamit ang puncher, bubutasan natin yung gilid ng ating armor dito sa ibabaw. At gamit naman ang barbecue stick, bubutasan natin yung ating karton ng itlog. At pagkakabit-kabitin natin ang mga ito gamit ang yarn. Yan. Punch na. Pabutasan ko. Dapat pantay. Oo. Yan. Kailangan, nakasukat siya dito sa, dahil pagkakabitin natin siya ng yarn. So, eto, gugupit tayo ng yarn. At syempre, dahil kabilaan yung ating costume, gumawa kami ni Diana ng isa pa. Pagpitan lang natin ang pagkakabuhol nito. At tapos na siya! Wow! Ang ganda naman ito. Kaya lang, naku, sinong susuot nito? Sino nga ba? Alam ko na. Si Kuya Tony Pet. Kuya Tony Pet! Kuya Tony Pet! Uy, pasok ka dito. Kunwari, papadala ka namin sa mundo ng Encantadia. Suot mo to. Oh, ginawa namin yan. Ayan! Uy, wow! Ay, ikaw si Ibaro. Salamat, ha? Ibaro? Ibaro? Sige. Actually, hindi talaga ako handang-handa na masuotan ng ganitong costume. Hindi talaga ako handa Ikaw talaga, Kuya Tony Pet. Nako, Diana, maraming salamat ulit at pumunta ka dito sa aming Art Angel Tambayan, ha? Thank you din. At nakagawa ko ng project para sa mga bata. So, uulitin, ha? Oo naman. Oras na naman para mag-drawing kasama si Pintado! Uy! Babasa sa pintado, ah. Okay lang, okay lang. Hindi, ano binabasa mo? Okay, ah. Magdodrawing naman si Pintado mula sa letter G. Okay. Subukan yung gayahin, ah. Hulaan natin pagkatapos. Handa na ba lapis nyo? Handa na ba lapis mo? Sabayan natin, ah. Simulan na natin! Game! Okay, una. Gumuhit ng malaking number 9. Sa gilid ng letter G si Pintado. Tapos, pangalawa, gumuhit naman ng oblong sa mga buntot ng G at number 9 si Pintado. Ano kaya ito? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na malaking oblong naman ang ginuhit niya sa ibabaw ng bahagi ng number 9. Gumuhit naman si Pintado ng
pa-cross na linya sa pangalawang malaking oblong na ginuhit natin kanina. Gumuhit din siya ng nakahigang letter S sa itaas na bahagi ng number 9. Nakahigang letter S sa itaas na bahagi ng number 9. Ahas? Gumuhit naman si Pitado ng dalawang bilog sa magkabilang dulo ng letter S. Yoyo? Oh, nahulaan niyo na ba? Nahulaan ko na dinodrawing ni Pitado eh. Tignan niyo mabuti ha. Ah, Pitado, pakidagdagan mo na rin ng detalye. Parang may pakpak ha. Tapos, syempre lumilipad, may pakpak. Yan, nilalagyan na niya ng detalye. Kayo din, kayo nang bahala kung anong detalye ang gusto niyong ilagay. Parang kumikinang-kinang yung dinodroy. Pitado ha? Oh, burahin na natin! Bura! Tapos ka na, Pitado? Tapos na kayo? Palakpakan si Pitado! Mula sa letter G, nakapag-drawing si Pitado ng isang fairy. Ang galing ni Pitado ha. Taga-encantadia ba yan? Wag pipikit, art a minute. Mabibilis na kamay. Masdan ang gagawin. Sa loob ng isang minuto, may kayang likhain. Art a minute. Game! Sa kahon at makukuloy na papel, nakagawa ako ng pusa. At nakagawa ako ng aso. Naubusan tayo ng oras. Sana nagustuhan niyo ang ating art adventures ngayong araw na Ala Encantadia. Matapos gumawa ng mga art projects, tandaan ang tatlong M. Maglikwit ng gamit. Magpulot ng kalat. At maghugas ng kamay, lalo na kung gumamit ng pintura. Ang simple-simple lang, di ba? Magligpit, magpulot, at maghugas. Para hindi magalit si nanay at tatay kapag gumago ka ng art projects sa bahay. O kita-kits ulit tayo sa susunod na Sabado ha, at laging tatandaan dito sa Art Angel kung kaya nating isipin. Kaya nating gawin! Ako si Kuya Tony Pet! At ako si Ate PR Canghel, ang inyong Art Angel. Paalam!